Kinabukasan, inilabas na si Charmaine ng ospital. Sa bahay ng mga Gomez sa Forbes Park, siya dinala ni Jay para mabantayan at maalagaan daw, hindi lang ng mga katulong kundi ng mismong mami ng binata. Mismong si Mrs. Gomez ang nagsuggest na doon na siya dalhin. Umiti ito, huwag mo nang alalahanin iyon. Ligtas ka rito sa amin, Charmaine, magpapalipas muna tayo ng ilang araw bago natin harapin ang mga magulang mo. Mamamanhikan kami sa inyo sa Cebu, kasama sina mami at daddy. Ha, mamanhikan. Formal na hihingin ko sa parents mo ang mga kamay mo para mapag-usapan na ang ating kasal. Kung ayaw nilang pumayag, wala tayong magagawa, pero tuloy pa rin ang plano nating pagpapakasal early next year. Napatingin na lamang si Charmaine. Hawak ang nawawalang ID noon na nakuha pala ni Jay sa dating tinutuluyan niya, kabibigay lamang iyon ng binata sa kanya. Hindi na kailangan ni na Charmaine na pumunta sa Cebu para makaharap ang kanyang mga magulang. 4 na araw lang ang lumipas nang dumating ang kanyang daddy at mommy kasama si David sa bahay ng mga Gomez, wala pa naman siyang kasama roon, maliban sa mga katulong. Akala mo hindi ka namin matutuntun, ano? Sabi ni David pagkakita sa kanya. Sa ayaw mo at sa gusto, sasama ka na sa amin ngayon. Nakaramdam siya ng takot, handa ka pa rin bang pakasalan ako kahit buntis ako, David? Napag-usapan na namin ang tungkol sa bagay na iyan, sagot ng kanyang ama, tuloy pa rin ang kasal ninyo ni David. Ipapa-abort mo ang dinadala mo. Nanlaki ang kanyang mga mata sa narinig. Nasisiraan na ba kayo ng bait, Dad? Kaman ko at dugo nyo rin ang ipapapatay ninyo. Anong klaseng mga magulang kayo? Bakit ba ganoon na lang ang pagnanais ninyong makasal ako sa demonyong ito? Dalhin na siya sa kotse, David, utos ng kanyang ama. Ayokong sumama sa inyo. Pero bago nakakilos si Charmaine ay nahawakan na siya ni David sa mga braso at walang anumang pinasan sa balikat nito. Bitiwan mo akong hayop ka. Bitiwan mo ako. Chili niya, pinagbabayo niya ang likod nito, tulungan ninyo ako. Walang nagawa ang mga katulong kundi ang manood na lang sa nangyayari. Umandar ang kotse kaya pala walang gwardyang tumulong sa kanya dahil naunahan ang mga ito ng mga bodyguard ni David, walang malay na nakahandusay sa lupa ang dalawang gwardya ng mga Gomez. Hanggang sa makarating sa airport, namaos lang si Charmaine sa pagsisigaw. Napaiyak na lamang si Charmaine nang lumipad na ang eroplano, bigong-bigo ang kanyang pakiramdam. Nasaan si Jay ng mga sandaling iyon na kailangan niya? Nag-aapoy sa galit ang mga matang napatingin siya sa lalaki, magdiwang ka, demonyo. Makuha mo man ang katawan ko, hinding-hindi mo makukuha ang pag-ibig ko. Hinding-hindi ka magiging maligaya sa piling ng asawang malamig pa sa yelo. Matututuhan mo rin akong mahalin, Charmaine, tila siguradong-siguradong pahayag ni David. Napatingin si Charmaine sa kanyang mommy at daddy. Namumuhi siya sa mga ito, hindi niya maintindihan kung bakit ganoon na lamang ang pagnanais ng mga magulang kung bakit parang sunod sa niran ang mga ito sa pamilya ng lalaking iyon. Pagdating sa Cebu, ikinulong si Charmaine ng kanyang mommy at daddy sa kanyang kwarto, at binilinan pa ng mga ito ang mga gwardya na huwag siyang hahayaang makalabas. Tinanggal din ang telepono sa kanyang kwarto, maging ang kanyang cellphone ay kinuha. Talagang sinisiguro ng mga magulang na wala siyang magiging paraan para makakontak, nagpapatunay lang na wala ng atrasan pa sa desisyon ng mga magulang na ipakasal siya kay David. Tumayo ang mami ni Charmaine at nagpalakad-lakad, sana ay huwag kang mabibigla sa ipagtatapat ko sa iyo. Hiha, sa totoo lang, ayaw ng daddy mo na malaman mo ang tungkol sa bagay na ito, sana ay maintindihan mo kami at papayag kang magpakasal kay David. Napakunot-nuo siya. Naluluji ang Cebu Shipping Lines kaya pagtatapat nito, sa nakalipas na 5 taon, kulang pa sa sweldo ng ating mga empleyado ang kinikita ng ating mga barko, para matustusan ang mga repair at maintenance ng mga barko, pati na rin ang mga sahod ng mga crew, napilitang mangutang ang daddy mo sa pamilya ni David, milyon-milyon ang nautang namin sa kanila, sa estado natin ngayon, hindi natin kayang bayaran iyon, at kung mabayaran man natin, magiging pulubi tayo. Nanlaki ang mga mata ni Charmaine, hindi siya makapaniwala sa narinig, hindi niya iyon alam, ni hindi man lang sumagi sa kanyang isip na iyon ang dahilan kung bakit gusto ng mga magulang na makasal siya kay David. Pag pumayag kang pakasal kay David wala na tayong magiging problema, Charmaine, siya lang ang makakatulong sa atin, hindi ka maghahirap tayo. Hindi siya nakaimik, dapat ko bang isakripisyo ang kaligayahan ko, mommy?
Masamang-masama ang loob na naisatinig ni Charmaine. Pambayad utang lang ba ako? Sa tingin niyo ba, liligaya ako sa piling ni David? Gusto naming lumigaya ka, hiha, sino ba namang magulang ang ayaw na lumigaya ang kanilang anak? Lalo pat nag-iisang anak ka lang namin, nagkataon lang kasing nagkagipitan na, wala kaming magawa kundi ang I commit ka. Ikaw ang hinihingi nilang kabayaran, bukod sa kasunduan naming ipakasal kayo ni David kahit hindi pa kayo ipinapanganak. Marahan siyang napailing, hayaan niyo ho muna akong makapag-isip, mami, huwag niyo akong madaliin. Dalawang araw ding nag-isip si Charmaine bago siya nagdesisyon, kailangang mailigtas ang kabuhayan ng kanyang pamilya. Kung tutuusin, wala siyang ginawa noon kundi ang gumastos at magliwaliw, para makaganti sa kabutihan ng mga magulang, papayag siyang magpakasal kay David. Hinding-hindi mo pagsisihan ang desisyon mong ito, hiha, nagagalak na sabi ng kanyang ina. Siguradong matutuwa ang daddy mo pag nalaman nito. Sa isang kondisyon, mami, pahabol niya. Kahit anong kondisyon, walang problema, hiha. Huwag ninyong ipapagalaw ang ipinagbubuntis ko. Natigilan ito sa kanyang sinabi, pero, iyon lang ang hinihingi kong kondisyon, mami, ipapanganak ko ang magiging anak namin ni J. Paul. Iyon ang pasya ko, iparating ninyo iyon kay David, kung ayaw niyang pumayag, hindi ako pakakasal sa kanya. Walang nagawa ang kanyang ina at napatango na lang, ipapaalam ko muna ito sa daddy mo, tapos kakausapin namin si David, kukumbinsihin namin siya. Salamat, mami. Labag na labag sa loob ni Charmaine pero ito na lang ang natitirang paraan, pero napag-isip-isip niyang liligaya nga siya sa piling ni J. Paul, pero hindi naman niya matitiis na gumuho ang kabuhayan ng kanyang pamilya, magsasakripisyo siya, alang-alang sa muling pagbangon ng negosyo ng mga magulang. Lumipas ng isang araw nagkaharap na sila ni David at ang pamilya nito. Biglang napatingin si David sa kanya, pagkatapos ay ngumiti. Paliligayahin kita, Charmaine. Gagawin ko ang lahat lumigaya ka lang, sampid ng lalaki. Papayag lang akong pakasal sa iyo pag pinagbigyan mo ang kondisyon hinihingi ko, na isatinig niya. Kondisyon. Napatingin ang binata sa kanyang mga magulang. Anong kondisyon? Hindi ninyo ipapa-abort ang dinadala ko, siya na uli ang sumagot. What? Ipinukpok ni David ang nakakuyom na kamay sa ibabaw ng mesa, gusto mong mag-alaga ako't magpalamon ng batang hindi ko kadugo. Isang kahangalan iyon, palalakihin ko ang anak ng karibal ko. Kung ganoon, walang mangyayaring kasalan sampid ng dalaga. Hindi bale nang maghirap kami, huwag lang mamatay ang anak ko, madali namang hanapin at palagwin ang pera. Pero napakahirap sa aking patayin ang sarili kong dugo at laman. Charmaine, sambit ng kanyang ina. Iho, hindi naman malalaman ng ibang tao na hindi mo anak ang isisilang ni Charmaine, ililihin natin ang bagay na ito. Tayong apat lang ang makakaalam. Paliwanag ng daddy niya, hindi naman magandang maging kriminal siya ng kanyang sariling anak. Isa pa, ikaw naman ang kikilalaning ama ng bata. Oo nga naman, iho, segunda ng kanyang ina. Hindi rin kami pabor na patayin ang sanggol sa tiyan ni Charmaine. Umiling si David, ayokong magdesisyon ngayon, bigyan ninyo ako ng panahong mapag-isipan ng tungkol sa bagay na ito. Malalaman ninyo ang pasya ko bukas, na isatinig ni David na tiningnan si Charmaine, sa katumayo. Hindi na ho ako magtatagal, babalik na lang ako bukas ng gabi. Umikit si Charmaine, gusto na niyang matulog, pero hindi nakiayo ng kanyang isip na si Jay ang laman. Ayaw na niyang umasang magkakatuluyan pa sila, malabo nang mangyari, ang mahalaga, may alaalang iniwan sa kanya ang lalaki ang buhay na ngayon ay pumipintig sa kanyang sinapupunan. Sa makalawa ay magpapakasal tayo Charmaine, nakangiting pahayag ni David na pumayag sa kondisyong hiningi niya, magkatabi sila sa sofa at kaharap ang kanyang mga magulang, iyong napagkasunduan pa rin ang araw ng kasal natin sa simbahan, sa second week ng December. Ilang araw nang lumipas tapos ng sukatan ng wedding gown si Charmaine nang dumating si David, kaagad na hinalikan siya ng binata sa pisngi, yumigkas naman sa pisngi nito ang kanyang kamay. Nagulat si David sa ginawa niya, pero mas nabigla si Penny sa nasaksihan, natutap nito ang bibig. Iwan na muna kami hiha, balik ka na lang bukas sampid ng ginang sa designer. Charmaine, bulalas ng kanyang ina, bakit mo naman ginawa yon? Natigilan siya, hindi niya napigilan ang pagigkas ng kamay, nang halikan siya ni David, para siyang napaso, hindi ko sinasadya, David. Napailing na lang ang binata, hinimas-himas ang pisngin na sample, nang siguro ay ma-realize na sincere siya sa paghingi ng paumanhin,
Tumanggo ito ng marahan at ngumiti. Pumasok ang isang gwardya at tumingin sa mami niya. "Excuse po, ma'am, may mga bisita ho kayong dumating." Itinuro nito ang mga bagong dating napapasok sa pintuan. "Pinatuloy ko na po." Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Charmaine nang makilala kung sino ang mga dumating ang mag-asawang Gomez, kasama ang mga anak na si Jason at J-Po. Hindi niya malaman ang gagawin, ang tanging alam niya ay nag-uumapo ang kaligayahan sa kanyang dibdib. "Magandang araw, Doña Selena." Puno ng paggalang na bati ni Andrew Gomez. "Ako nga pala si Andrew Gomez, ito naman ang aking may bahay, si Dolores Gomez." Halatang hindi malaman ng mami ni Charmaine ang gagawin. Hindi nila inaasahan ang pagdating ng mga Gomez, wala pa naman doon ang kanyang daddy. "Maupo kayo." "Salamat," wika ni Mrs. Gomez nang umiti. Pagkatapos ay natuo ng pansin sa kanya, "Kumusta ka na, hiha? Mukhang malaki ang ibinagsak ng katawan mo, hindi ka yata nagkakakain, ah?" Alangan ng ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi, nakakunot ang noo. Obviously, hindi nito nagustuhan ang pagdating ng mga Gomez. "Ano ang kailangan ninyo?" Tanong ni David na tila hindi na nakatiis pero walang pumansin dito. "Pumunta kami rito para pag-usapan ang tungkol sa mga bata, Doña Selena," sabi ni Mr. Gomez, "ang tungkol kina J-Paul at Charmaine. Ikakasal na kami sa susunod na buwan," sabad ni David. "Pumayag ng magpakasal sa akin si Charmaine, katunayan ay sinusukatan na kami ng damit pang kasal." "Nice to hear that, Mr. Laurenti," nakangiting bilang ni Mr. Gomez sa binata. Ang tanong, mahal ka ba ni Charmaine?" "Nagmamahalan ang mga anak natin, Doña Selena. Katunayan ay nasa sinapupunan si Charmaine ang tanda ng kanilang pag-ibig. Pwede bang ipaalam ko muna sa asawa ko sabay tawag sa telepono?" Hindi nagtagal ay ibinaba nito ang phone receiver. "Ano ba ang gusto ninyong mangyari?" Halos sumigaw na si David. "Wala na kayong magagawa pa dahil nakaplano na ang lahat. Hindi na uurong si Charmaine sa napagkasundoan namin." "Mr. Laurenti, bakit ba iginigiit mo ang sarili mo sa babaeng wala ni katiting na pagtingin sa iyo?" Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagsalita si Jason. "Kung pera ang inutang, dapat ay pera din ang kabayaran, di ba?" Saglit namang natigilan si Charmaine sa narinig. May laman ang sinabi ni Jason. Kinabahan siya. Alam kaya ng mga Gomez ang tunay na dahilan kung bakit siya pinipilit ng kanyang mga magulang na magpakasal kay David. "Don't worry, pag-uusapan natin ang lahat ng ito pagdating ni Don Alfonso." "Kumusta ka na, Charmaine?" tanong ni Jay sa kanya na halatang hindi na nakatiis. "Alam mo bang pamayat ka?" Nasa mukha at tinig ng binata ang sobrang pag-alala. Hindi na rin napigilan ni Charmaine ang damdamin, napahagulhul siya. Mabilis namang tumayo si Jay at lumapit ng upuan sa kanyang tabi at niyakap siya. "Huwag kang umiyak, alo nito. Hinding-hindi ko hahayaang makasal ka sa kanya, hindi ako nagpabail, pinaghandaan namin ang araw na ito." Yamakap na rin siya sa binata, wala na siyang pakialam kahit nakatingin ang kanyang mami at si David. "Bitiwan mo ang girlfriend ko." Akmang lalapit si David sa kanila ni Jay nang harangin ito ni Jason. "Kailanman ay hindi mo siya naging girlfriend, Mr. Laurenti," matigas na sabi ng nakakatandang kapatid ni Jay. "Hindi kayo nagkaroon ng relasyon, kung ako sa iyo, umalis ka na. Wala kang karapatan paalisin ako." Matigas na tanggi ni David. "Bitiwan mo si Charmaine." Kiyaw nito kay Jay. Tahimik na nakamasid lang ang mami ni Charmaine sa kanila ni Jay na magkayakap. Mababasa sa mukha ng ina ang kaligayahan na siguro ay na-realize na kung gaano niya kamahal ang binatang Gomez. Kung sila ang magkakatuluyan, sigurado ang kaligayahan ni Charmaine sa piling ng anak namin, Doña Selena, sabi ni Mrs. Gomez, "nandito kami para iligtas si Charmaine sa tiyak na kalungkutan at paghihirap ng loob. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa," sampad ng daddy ni Charmaine na bagong dating, "pumunta kayo rito dahil kay Charmaine, di ba?" "Bueno, ang masasabi ko lang, next month na ang kasal nila ni David." Nabanggit na kanina iyan ni Mr. Laurenti, tugon ni Andrew Gomez, "bago kami pumunta rito, tiniyak naming totally well-equipped and informed kami, Don Alfonso. Huwag ho sana ninyong ikagalit, pero nagpa-imbestiga ho kami sa inyong kumpanya," sabad ni Jason. "Napag-alaman ho namin, nalulogi ang Cebu Shipping Lines, naging dahilan ho yun para mangutang kayo kay Vicente Laurenti." Hindi nakapagsalita ang ama ni Charmaine, natulala ito, natutop naman ng mami niya ang bibig nito.
si David ay tila nanigas at siya ay napakunot ang noo. Wala kayong karapatang alamin ang sekreto ng kumpanya ko, matigas na sabi ng kanyang ama. Nagtadyas ang mga bagang nito at halatang nagalit sa nalaman. Wala kaming maisip na dahilan kung bakit ganoon na lang ang kagustuhan ninyong makasal si Charmaine kay Mr. Laurenti, Don Alfonso, pagpapatuloy ni Jason sa kabila ng ginawang pananakit ni Mr. Laurenti sa anak ninyo. Kaya nang ahas kaming mag-imbestiga, sabad ni Mr. Gomez, ganoon talaga ang negosyo, may kumikita, may naluluji. Nandito kami para iligtas si Charmaine at ang kumpanya ninyo, Don Alfonso. Ano ang ibig ninyong sabihin? Pahihiraman kita ng pera para ipambayad nyo kay Vicente Laurenti. Pagkatapos ay kalimutan nyo na ang inyong kasunduan, alang-alang sa kaligayahan ng ating mga anak at magiging apo, pahayag ni Mr. Gomez. Napipi ang daddy ni Charmaine, ganoon din ang kanyang mommy, napatingin naman siya kay J. Paul na hindi binibitawan ang mga kamay niya. Kung hindi mo man mabayaran iyon, walang problema, si Charmaine pa rin naman ang magmamana ng Cebu Shipping Lines, pera lang iyon, Don Alfonso, madaling kitain, pero ang kaligayahan ng ating mga anak ay hindi natin kayang bayaran, patuloy ni Mr. Gomez. Hindi ako papayag, sigaw ni David na ikinagulat ng lahat, isa kang lalaki, Don Alfonso, panindigan mo ang napagkasundoan ninyo ng mga magulang ko, panunumbat nito sa ama ni Charmaine. Huwag mo akong pangunahan. Sumigaw na rin ang daddy niya, titig na titig kay David. Wala kang karapatang sigawan ako, lumayas ka sa pamamahay ko. Natigilan si David, maya-maya ay biglang tumalikod at malalaki ang hakbang na tumalilis. Kung kami ngang hindi kano-ano ni Charmaine, nag-alala sa magiging buhay niya sa piling ni David Laurenti, kayo pa kayang mga magulang niya. Sambit ni Mrs. Gomez para hindi niyo naman masamain, hindi sa sarili naming bulsa manggagaling ang perang ipapahiram namin sa inyo. Sa Banco del Gomez yun magmumula, loan yun na babayaran ninyo sa maliit na interes. Tulad nga ng sinabi ng asawa ko, kahit hindi ninyo mabayaran, mananatiling pag-aari ng pamilya nyo ang Cebu Shipping Lines. Mayroon pa kaming natuklasan na isang bagay, biglang singit ni Jason, alam nyo ba kung sino ang bagong may-ari ng Sea Lines Shipping, ang number one na kakumpetensya ng Cebu Shipping Lines? Natigilan ang daddy ni Charmaine, bagong may-ari. Wala pala kayong kaalam-alam kung ganoon, umiiling-iling na sabi ni Mr. Gomez, ang board of directors ng Sea Lines Shipping ay mga dami lang at iisang tao ang nagplano ng takeover. Ibig ninyong sabihin, naka 51% share si Vicente Laurenti sa Sea Lines Shipping. Paano nangyari iyon? Hindi makapaniwala ang daddy niya sa natuklasan. Before the takeover, Agravo Alegre controlled the 51 shares of Sea Lines Shipping at ang 49% shares ay sa ibang stockholders. Walang kaalam-alam si Agravo Alegre na nagbenta ng 5% shares ang anak ng isa sa mga stockholders. That enabled the culprit to amass 51% shares. Nagipit kasi kaya kinailangan ng pera. Holy cow! Totoo ba ito? Gulat na reaksyon ng ama ni Charmaine. Hindi naman siya makapaniwala sa mga narinig, maging ang kanyang mommy ay nabigla. Hindi nila inaasahan ang revelasyon, pagkatapos ay napatitig ito sa asawa. Ano ang magiging koneksyon noon sa pagpapakasal ni na Charmaine at J. Paul? Tanong ng kanyang ina, may hidden agenda si Vicente Laurenti. Tugon ni Jason, oras na makasal sila doon na ito kikilos, sa tingin nyo ba, oras na makasal ang dalawa, hindi na kayo sisingilan ni Vicente Laurenti sa mga utang ng Cebu Shipping Lines. Doon kayo nagkakamali, alam niyang wala kayong maipapambayad kaya sa ayaw niyo't sa gusto, kukunin niya ang kumpanya ninyo. Kapag nagawa niya iyon, pag-iisahin niya ang Sea Lines Shipping at ang Cebu Shipping Lines. Napakuyom ng kamay ang daddy ni Charmaine ang mga walang hiya. Nagngangalit ang mga bagang na bulalas nito, makakapatay ako ng tao. Totoo ba ang sinasabi ninyo? Sa wakas ay nagawang makapagsalita ni Charmaine. Tumango si Jay, yun ang totoo, sweetheart, gagamitin ka lang nila, hindi totoong mahal ka ni David, lolokohan ka lang ng taong iyon. Nandito kami para tumulong sa problema ninyo, sabi ni Mr. Gomez, at gusto naming iligtas sa tiyak na kapahamakan ang inyong yunakahiha. Nakakahiya naman ho sa inyo, na isatinig ni Charmaine, ngayon alam na natin ang tunay nilang intensyon, siguradong hindi na ako pipilitin ni na mommy at daddy na magpakasal kay David. At sa akin ka magpapakasal, dugtong ni J. Paul. Ano, Don Alfonso, tatanggapin mo ba ang alok namin?
Tanong ni Mr. Gomez sa daddy niya, "Isa pa, pumunta kami dito para mamanhi ka na rin? Formal na hingin ang pahintulot ninyo na maikasal ang dalawa." Hindi kaagad nakakibo ang mommy at daddy ni Charmaine. Nagkatinginan ang mga ito. Pagkatapos ay napatingin sa kanila ni Jay na magkahawak kamay. "Pumayag na ho kayo, mommy, daddy," sabi niya ng balingan ng mga magulang. Halos makiusap siya, "Mahal ho namin ni Jay ang isa't isa." Marahan tumanggo ang binata bilang pagsang-ayon. "Sa susunod na buwan ay ikakasal ang isang anak namin," ang sinundan ni Jay, wika ni Mr. Gomez. "Kung papayag kayo, early next year naman ang kasal ni na Charmaine at Jay po." "Eh, di masyado ng halata ang tiyan ng anak namin." Biglang tugon ng kanyang daddy na ikinagalak naman nila ni Jay. Nagkatinginan ang mag-asawang Gomez. "Kung iyan ang gusto ninyo, walang problema," maya-maya ay sabi ni Mr. Gomez nang umiti. "Panyero, tungkol naman sa perang ipinapahiram namin, sumadya ka na lang sa Banco del Gomez na may branch dito sa bayan ninyo, anytime you want. Ang mahalaga ho, hindi nakasal si Charmaine kay David Laurenti." Niyakap niya ang katabing binata. Masayang-masaya siya. Kung siya ay nananaginip lang, ayaw na niyang mag-isip.